Bakit walang Mercury Drug sa loob ng SM Malls? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito, mga Lodi. Ngunit bago ang lahat, kung ngayon ka lang nagawi rito ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at tiyak pagpapalain ka sa araw na ito. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang nag-iisip at nagtataka kung bakit nga ba walang Mercury Drugstore sa loob ng SM Malls dito sa Pilipinas. Isa sa mga sikat at kilalang drugstore dito sa Pilipinas ang Mercury Drug, kung kaya maraming Pilipino ang curious sa istorya nito. Habang ang SM Malls naman ay ang pinakasikat na mall at pangunahing mall na palaging pinupuntahan ng lahat ng Pilipino sa buong bansa. Ano nga ba ang kwento ng dalawang negosyong ito? Kilalanin muna natin si Henry C. Sr., isang Chinese-Pilipino na negosyante. Siya ang nagpasimula at nagpatayo ng SM Malls dito sa Pilipinas, kung saan ay may mahigit na 50 ng branch. Tinagurian siyang Philippine Retail King at chairman rin ng SM Prime Holdings Inc. Naitala rin siya sa sikat na Forbes magazine bilang number 1 billionaire o pinakamayaman sa bansa noong taong 2011. Ang kwento ni Henry ay masasabing rags to riches. Nagsimula siya bilang mahirap na nangarap yumaman balang araw. Sa murang edad ay dumanas na siya ng maraming pagsubok sa buhay. Marami siyang negosyo at trabahong sinubukang gawin, ngunit lahat ng ito ay hindi nagtagumpay at madalas lang malugi. Ngunit isang araw ay napag-isipan niyang magkaroon ng negosyo ng sapatos at magkaroon ng maliit na tindahan nito. Una niyang naisip na ipatayo ang tindahan niya ng sapatos sa tabi ng Mercury Drug sa Quiapo, Maynila. Napansin ni Henry na maraming tao ang labas-pasok sa tindahan ng Mercury at naisip na dahil dito ay maraming makakapansin ng mga binebenta niyang sapatos. Nakiusap si Henry sa may-ari ng Mercury Drug kung pwede siyang pumwesto sa tabi ng kanilang establishmento. Subalit sa kasawiang palad ay hindi siya nito pinayagan at pinahiya pa sa kabila ng magalang niyang pakikiusap. Dahil sa pangyayaring ito ay pinangako ni Henry na kapag dumating ang panahon na magtagumpay siya sa buhay at yumaman, ay hindi niya rin bibigyan ng oportunidad ang Mercury Drug at hindi na niya hahayaan na pahiyain siya nito. Ang naranasang ito ni Henry ay nagbigay sa kanya ng motibasyon upang magsumikap sa buhay at sa kanyang negosyo ng mga sapatos. Ipinatayo niya ang una niyang tindahan ng sapatos noong 1958 sa Quiapo, Maynila, kung saan ay SM Quiapo na ngayon na naging unang SM Mall noong November 1972. Talaga namang mapagbiro ang tadhana dahil ang dating mahirap noon ay bilyonaryo na ngayon. Hindi mo aakalain na ang dating mahirap at nangangarap lamang ng simpleng tindahan ng sapatos sa tabi ng Mercury Drug ay nagmamay-ari na ng mahigit 50 mall sa Pilipinas at mayroon ring 6 sa China at isa sa Guam. Bukod sa malls ay nagmamay-ari rin siya ng China Bank, BDO, real estates, kondominium at paaralan. Sa kabila naman ng kanyang tagumpay ay hindi naman nakakalimutan ni Henry na tumulong sa iba, kung kaya ay nagtatag rin siya ng SM Foundation na tumutulong sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Ang SM Malls ay hindi magiging kompleto kung walang drugstore, kaya naman ay kumuha ng franchise si Henry ng Watsons. Hindi pa rin maitatanggi na kahit walang Mercury Drug sa loob ng SM Malls ay maganda pa rin ang takbo at tinatangkilik ng mga tao ang Mercury Drug sa ang sulok man ng bansa. Sa kasalukuyan ay pareho pa rin sikat at matagumpay ang Mercury Drug at SM Malls. Hindi man sila naging matagumpay na magkalapit, ay pareho naman silang matagumpay sa larangan ng negosyo. Ang kwentong ito ay parehong aral at inspirasyon sa lahat, na hindi dapat natin minamaliit ang ibang tao, anuman ang estado nila sa buhay, dahil hindi natin alam kung paano magbiro ang tadhana. Hindi rin dapat maging hadlang ang kahirapan at insultong matatanggap sa iba. Sa halip ay gawin itong inspirasyon upang magtagumpay sa buhay. Kayo mga Lodi, ano ang inyong reaksyon at saloobin sa bidyong ito? Comment nyo naman ang sarili nyong opinyon. Maraming salamat sa panonood mga Lodi. God bless sa inyong lahat. Paalam!